Salamat, Panginoong Jesus. Salamat ako'y iniping mong lubos. Salamat, aking Panginoong Jesus. Pinatawad mo ako at tinubos. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat ako'y inibig mong lubos. Salamat, aking Panginoong Jesus, pinatawad mo ako at tinubos. Papuri ko sa'yo'y hindi magwawakas. Ang awit na alay ko ay tunay at wagas. At kahit kailan at magpakailanman, pasasalamat ko'y sa'yo iaalay. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat ako'y inibig mong lubos. Salamat, aking Panginoong Jesus. Pinatawad mo ako at tinubos. Papuri ko sa'yo'y hindi magwawakas. Ang awit na alay ko ay tunay at wagas. At kahit kailan at magpakailanman, pasasalamat ko'y sa'yo. Pasasalamat ko'y sa'yo. Pasasalamat ko'y sa'yo iaalay. Papuri ko sa'yo'y hindi magwawakas. Ang awit na alay ko ay tunay at wagas. At kahit kailan at magpakailanman, pasasalamat ko'y sa'yo. Pasasalamat ko'y sa'yo. Pasasalamat ko'y sa'yo iaalay. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat ako'y inibig mong lubos. Salamat, aking Panginoong Jesus. Pinatawad mo ako at tinubos. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat ako'y inibig mong lubos. Salamat, aking Panginoong Jesus. Pinatawad mo ako at tinubos.
wakas, ang awit na alay ko ay tunay at wagas. At kahit kailan at magpakailanman, pasasalamat ko'y sa'yo iaalay. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat ako'y inibig mong lubos. Salamat, aking Panginoong Jesus. Pinatawad mo ako at tinubos. Wakas, ang awit na alay ko ay tunay at wagas. At kahit kailan at magpakailanman, pasasalamat ko'y sa'yo, pasasalamat ko'y sa'yo, pasasalamat ko'y sa'yo iaalay. Papuri ko sa'yo'y hindi magwawakas. Ang awit na alay ko ay tunay at wagas. At kahit kailan at magpakailanman, pasasalamat ko'y sa'yo, pasasalamat ko'y sa'yo, pasasalamat ko'y sa'yo ng Panginoon. Hindi ko po marinig. Amen! Amen! Sige nga po, isa pa. Natanungin ko ulit kayo ng isa pa po. Sino dito yung mga niredeem ng dugo ng Panginoong Jesus? Come on! The loudest clap of praise from the redeemed! Hallelujah! Hallelujah! Let's just all together exalt our Savior, our Redeemer, for all that He has done for us. Amen. Kanina narinig ko si Sister Joanne sa live stream po natin sa prayer garden. Wala man po tayong mga palaspas, pero may mga kamay po tayo na pwedeng iwag-iwag sa ating Panginoon bilang pasasalamat sa lahat ng Kanyang ginawa. Thank you, Lord Jesus! Thank you for saving someone like us, Lord. Hallelujah. Let's just sing the song. I can hear the sounds of heaven, like the sound of many waters. It's the sound of worship coming from the throne. There are cries of adoration as men from every nation lift their voice to make His glory known. Let's sing the verse once again. I can hear the sound. I can hear the sound of heaven, like the sound of many waters. It's a sound of worship coming from the throne. There are cries of adoration as men from every nation lift
His glory, Lord. Singing, holy, 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 sabay-sabay po tayo. Let's shout it out, holy! Holy, holy, holy are you, Lord. We cry, holy, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels, the elders and angels bow. The redeemed worship you now. Holy, holy. Banner, oh, that's my Lord, that's conquered the grave, my Redeemer.
Redemption na binigay po ng Panginoon sa bawat isa, even though we are not worthy, but still He has given us this precious gift, and by His power, by the power of His blood, we are victorious in Christ Jesus our Lord. Amen. Oh, we thank You, Lord. Let's sing the song. Jesus, the darling of heaven, left His home in glory to shed His blood for me. Jesus, the Lamb of God, came to offer His life to wash my sins. So by His blood I am saved, by His wounds I am healed, and forever I am grateful for all He has done. Can I hear you more? We believe it. There is power, awesome power. Listen to the verse once again. See, Jesus, Jesus, the darling of heaven.
Death is home in glory. Death is home in glory. To shed His blood for me. Sing Jesus, Jesus, the Lamb of God, came to offer His life, to wash my sins away. His wounds I am healed, and forever I am grateful for all He has done. Once again, by His blood I am saved. By His blood I am saved. By His wounds I am healed, and forever I am grateful for all He has done. Yes, you reign in victory.
dining of heaven. The dining of heaven. Crucify the dining of heaven. The dining of heaven. Crucify. Worthy is the Panginoon, Lord, na ibinigay mo ang kaisa-isa mong anak para sa akin at sa mundong ito upang tunay na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ama, sa umagang ito, isinusuko namin sa inyo ang aming buhay. Sinusuko namin ang aming karumihan. Lord, kung may nakikita po kayong karumihan sa aming puso, Lord, forgive us, Lord Jesus. Even the words that come out of our mouth na hindi nakalugod sa inyo, patawarin niyo po kami, Ama. Sa umagang ito, we dedicate this program, this service to you, Father. Na tunay nga po, Panginoon, maluwalhati at maitaas ka. Lord, hinihiling namin na selyuhan mo ng iyong mapupulang dugo, Panginoon. Ang bawat pintuan nagnilagay ng kaaway sa aming buhay. Lord, palayain mo kami, Panginoon, sa mga kasalanan. Palayain mo kami, Panginoon, sa mga sakit karamdaman. Palayain mo kami sa mga bundok na problema, Panginoon. At dahil sa inyong cross, Lord, merong kaming pag-asa. Lord, anoint our pastor as he speak your word. That this word, O God, will truly, O God, na iuukit mo sa aming puso. Magbabago ng aming buhay. Anoint this place, Lord. Anoint, O God, even ang mga nunood sa mga live stream, Lord God. Ang bawat nasa hospital, ang bawat nasa tahanan, Lord God, we pray, kaabutin mo sila. And anoint this place, Lord. And we pray to encapsulate this place with your holy presence. Lord, we love you. We praise you. In Jesus' name, this we pray. Manatili po tayong nakatayo para po sa ating paggalang sa pagbasa ng salita ng Diyos sa Mateo 16, talata 13 hanggang 21. Sama-sama po nating basahin. Nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Pilipino, ay itinanong niya sa kaniyang mga alagad na sinasabi, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? At kanilang sinabi, anang ilan si Juan Bautista, ang ilan si Elias, at ang mga iba si Jeremias o isa sa mga propeta. Kaniyang sinabi sa kanila, datapuat, ano ang sabi ninyo kung sino ako? At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sumagot si Jesus sa kanya, sinabi, mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. At anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. At anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Nang magkagayoy, ipinagbili niya sa mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo.
Mula ng panahong yaoy, nagpasimulang ipinakilala ni Jesus sa kanyang mga alagad na kinakailangang siya'y pumaroon sa Jerusalem at magbata ng maraming bagay sa matatanda at sa mga pangulong saserdote at sa mga eskriba at siya'y patayin at muling ibangon sa ikatlong araw. Makakaupo na po ang lahat. Tayo pong lahat ay ginugunita ang Semana Santa. At alam po natin ang Semana Santa ay isang pag-alaala sa dakilang pag-ibig ng Diyos. We have Holy Week because of the greatest love of God. Ang sabi nga po ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag nang mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ipinako si Jesus upang tayo'y matubos. Noon ako ay alipin ng kasalanan dahil sa biyaya ako'y ligtas na. Ako ngayon, anak ng Diyos, di na maaagaw pa ang kin ngayon, buhay na ibinigay, pangako niya habang buhay, patungo sa kalangitan, kapiling niya magpakailan pa man. Noon ako ay alipin ng kasalanan dahil sa biyaya, ako'y ligtas na. Ako ngayon, anak ng Diyos, di na maaagaw pa ang kin ngayon, buhay na ibinigay, pangako niya habang buhay, patungo sa kalangitan, kapiling ka magpakailan pa man. Pangako niya habang buhay, patungo sa kalangitan, kapiling niya magpakailan pa man. Ang Panginoong Jesus po, He suffered para makapiling niya po tayo sa kalangitan. And we are so grateful. And ngayon po, let's just reminisce His suffering on the cross of Calvary. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day,
The soldiers try to cleave the narrow street, but the crowd pressed in to see a man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating. There were stripes on his back, and he wore a crown of thorns on his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, on the way of suffering, down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Sa landas ng pagdurusa doon sa Jerusalem, mga tao'y nagtungo at naghintay na mapagmasdan nila si Kristong nahatulang mamatay. Tuguan at mayroong latay ang buo niyang katawan, at sa ulo'y may korona ng tinig, at sa bawat hapang niya paghamak ng mundo'y maririnig. Ang landas ng pagdurusa na tinahak ni Jesus, namatay siya upang tayo'y matubos. Langit ay inisan niya pagkat pinili niya tayo. Ang landas na pagdurusa ay laan sa Kalbaryo. Dugo niya'y tinigis upang tayo'y luminis. Doon ay naganap ang kanyang pasakit. Been paid.
Nagpapasalamat po tayo pagkat bagamat alam natin ang Diyos, ang Panginoong Hesus ay naghirap, napako sa krus ng Kalbaryo, pero hindi po doon nagtatapos ang storya. Alam po natin in Acts 2:24 that it was impossible for death to hold him back. At alam po natin ang Diyos, ang ating Panginoong Hesus ay buhay kailanpaman. They looked at him and saw a simple man, a carpenter with healing in his hands. They saw him calm the sea and healed a dying man. They saw, but could they really understand? They could not. They could not. So they tried. He was just a simple carpenter, but with healing in his hands. But could they really understand? They could not. They listened to the teaching that they heard. They wonder at the mystery of his word. They wonder what he meant about a father's plan. They heard, but could they really understand? They could not. Though they tried, they could not. They listened to the teaching about the Father's plan, but could they really understand? They could not. So finally, upon the rugged cross, they killed the man who would not suffer loss. When at last they took what willingly he gave, he died, but could they keep him in the grave? They could not. They could not. Could they keep him in the grave? Could they keep him in the grave? Could they keep him in the grave? They
keep him in the grave? Could they keep him in the grave? Could they keep him in the grave? Cannot be defeated by the grave. Amen? Dahil ang motivation niya po ay pag-ibig. Sabi po sa 1 John chapter 4, verse 9, if you could flash it po, sabay-sabay po nating basahin. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Sa'yo iaalay.
bigyan natin ng malakas sa palakpak ang ating dakilang Diyos. Ako, mahina po yan. Let's sing the coro. Purihin ka. Kayo lang po. Saglit po tayong yumuko. Muli po ay sa paggunita namin ng napakadakilang pagmamahal niyo. Salamat po, hindi po nawawala ang aming pagkamangha sa dakila niyong pagmamahal. Nawa sa araw na to, Amang Diyos, habang pinabalikan namin ang kwento ng krus ng Kalbaryo, ma-realize namin the greatness of your love and how unworthy we are. May you speak to our hearts as we meditate on your goodness at sa dugo mong itinigis. The next 5 seconds, we just clap our hands and bless the Lord. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Let's sing this choral. Crucified. Crucified. Lay behind a stone. You live to die. Rejected and alone. Like a rose. Trampled on the ground. You took the fall. And tore up me above all. And tore up me above. How about the people of God? Crucified! Crucified. Lay behind the soul. Live. Like a rose. Trampled on the ground, took the fall, and tore up me above all. The next 10 seconds, clap our hands and bless the Lord. You may all be seated. Tuwing babalikan po natin ang krus ng Kalbaryo ay muli tayo namamanga. My short exhortation for this afternoon or this morning ay entitled God's Plan of Redemption. Pakisabi po sa katabi, re-examined. Pakisabi po, re-examined. Binabalikan lang natin, alam na po natin eh. Alam niyo po ang pinakamahirap ituro yung alam na ng tao. But I'll be honest po with you today, while I was seated there at the side, watching and listening to the messages through songs, masasabi ko pa rin pong walang pinakamakapangyarihang mensahe na dapat marinig ang tao higit sa krus ng Kalbaryo. I wanna hear an amen. So today, as we examine God's plan of redemption, minsan may mga mensaheng kailangan mong balikan eh. Ang aking sermon idea, to gain a clearer picture of Christ and His saving work. Kanina binasa po yung Matthew 16. Ano ba yung relation nun? Yun po yung turning point. Pagkasabi po, turning point. That is the turning point of the ministry of our Lord Jesus Christ. Because for the first time, in-address po niya yung mga alagad. Sabi niya, who do people say the Son of Man is? Dalawa po yung tanong niya dun eh. Sabi niya, sino ko ako ayon sa sinasabi ng mga tao? And as we all know, tumanggap si Jesus ng iba't ibang sagot. Sabi nila, ikaw daw si John the Baptist, siguro magkamukha sila dahil magpinsan sila sa laman. Ano? Napinugutan ng ulo by the time si John the Baptist. Sabi nila, ikaw daw si Elijah. Sabi nila, ikaw si Jeremiah. Mga great prophets lang, ano po.
But nagtanong ang Lord ng personal na tanong, eh sa inyo, sino ba ako? Who do you think I am? A very personal question. Alam niyo po, tingin po kay Pastor Joey, yun ang pinaka-importanting tanong. Hindi pa pwede yung almost correct, parang tama, malapit. Hindi po pwede yun. Until kaya mong sagutin ng tama, sino si Jesus? Sablay po ang ating kaligtasan. Tsak na hindi po tayo magkakaroon ng kaligtasan. Nakasalalay sa sagot na sino ako sa iyo. Doon nakasalalay ang kaligtasan ng tao kung mayroong tamang pagkaunawa ang tao. At alam natin, sumagot si Peter. Alam naman natin si Peter po yung loud mouth lagi sa grupo. At lagi siyang una nagsasalita. Sabi niya, declarative, derecho. Pakisabi po, thou art the Christ. Tingnan po ninyo ha, thou art the Christ. They've been waiting for the Christ for many, many years. It was prophesied 700 years. Everybody was listening. Everybody was expecting that the Messiah will come. But for the first time po yan, mula sa bibig ng isang tao, kakatuwa ang nagsabi pa ay si Peter. Kaya sabi ng Panginoon, Peter, yung sinabi mo, hindi revelation ng tao. Revelation ng aking amang sumasalangit. First time, pansinin niyo po, si Pastor ha, bago tayo magsimula mag-aral, hindi po niya kinorek si Peter at sinabing, mali ka Peter. Hindi po eh. Tinanggap po niya yung kapahayagan ni Peter that you are the Christ. Pakasabi po, thou art the Christ. Tinanggap niya, ikaw ang Kristo. Ikaw ang anak ng Diyos. Ikaw ang tagapagligtas. Hindi sinabi niyang, is that the final answer, Peter? No. Tinanggap niya po eh. Kaya yung mga nagsasabing hindi niya tinatanggap na siya ay ang Messiah, maling-mali po. Categorically, he accepted. Nung sinabi nga ni Tomas, nung mamatay na't muling mabuhay, na sinabi, Diyos ko't Panginoon, hindi rin niya ikinorek. Tinatanggap niya. So this point in time, kasi importante po, next slide, may tinatawag po sa pag-aaral sa Bible school, may tinatawag pong Christology. Pagkasabi po, Christology. Pastor Joey, ang Christology, Christ, saka yung ology, study of Christ. At sabi po ng isang sikat na author, all religions may be tested and their doctrine by their views of Christ's person and work. Diyan po magkakatalo para sabihin yung nagtuturo ay kulto, mali ang kanyang tinuturo. Kapag mali ang pagkaunawa niya patungkol kay Hesukristo. Iba-iba ang paniwala ng iba, propeta, tao lang. Pero sa atin, sinasabi natin siya ay Diyos. Siya ay Diyos, siya ay Diyos. Siya ay nabuhay na muli at tayo po categorically, kaya nga ang church natin, Jesus is the Lord Church eh. Hindi tayo nahihiyang sabihin sa mundo at sa buong mundo na naniniwala tayo na si Jesus ay Diyos. Pakipalakpakan lang po natin. Naku, mahina po ang palakpak nyo. So hindi ko po bibigyan ng lundo yun. Doon tayo pupunta sa ikalawang bahagi ng Christology. What he has done. Kaya kanina, mapapansin po ninyo, nung sabihin na ni Peter, thou art the Christ, forward po tayo, fast forward, verse 21, mapapansin nyo. So verse 20 muna, then verse 21, may tinatawag po na messianic secret. Pakisabi sa katabi mo, secret. Messianic secret, hindi po lantaran talagang ipinapahayag ni Jesus na siya ay Messiah. First time po ito, this is very, very personal. Binilin po niya, matapos ipahayag ni Peter, ang bili ni Jesus, huwag niyong ipagsabi muna. Kaya there is messianic secret. Sino si Jesus? Secret sa marami, hindi nila kilala na yung nakatayo at nagpipreach at gumagawa ng himala. Yan yung Messiah na hinihintay ng maraming taon ng mga Hudyo. Pagdating sa verse 21, ayun, doon po tayo magsisimula. Kaya ito po ang pinabasa ko eh. From the time on Jesus began to explain to his, ayun, noon lang niya sinabi, noon niya lang sinabi, mayroon na silang tamang pagkaunawa kung sino si Jesus, pwede niya nang banggitin yung kanyang mission. Are you listening? That is Christology.
after having the right identity of who Jesus is, now this is the perfect time for them to realize who is Jesus and what Jesus is about to do. Sa kanya lang binanggit yung kamatayan niya. Kilala na nila eh. Siya yung Messiah. What next? Sinabi niya na, pupunta ako sa Jerusalem, eksakto. Doon siya mamamatay, the place. Magsasuffer siya sa kamay ng mga elders, chief priests, and teachers of the law. Pinagtulungan siya ng lahat ng mga religious leaders. At sabi niya, eksakto, mamamatay ako. He must be killed. Hindi tumigil doon ang kadugtong muling mabubuhay. Yan. Yan po yung bahagi ng Christology, yung pangalawa. What the Lord will do at the cross of Calvary. Pwede na po tayo ngayong mag-aral. God's plan of redemption. Next slide. Bibilisan ko po para hindi po ako... Pag binasa niyo po ang inyong Bible, tingin po kayo, ang kabuuan po ng Bible, ang sentro talaga ng Bible is Jesus Christ and the redemption ng tao. Kaya ang Bible, bagamat may kwento ng history ng Israel, hindi po ito book about history. This is the book about salvation. Salvation and deliverance of lost mankind. Kaya pag pinag-usapan po yung kwento, so shortcutin ko po, sapagkat alam ko pong maiksi lang yung oras. Pag pinag-usapan po yung salvation, may apat na kaisipan na papasok sa atin. Pakisabi po sa kapatabi mo, salvation is needed. Bakit nagkaroon ng kaligtasan? Bakit kanina kinikwento ng mga awit na si Jesus ay binigay ng Diyos? Eh hindi po aksidente yun. Because there is a need for salvation. The bad news, tingin po, walang qualified na maging tagapagligtas. Sa lahi ng tao, walang pwedeng maging savior. Why? Sapagkat namana ng tao ang kasalanan ni Adan at ni Eva. Kaya kahit sinong ipanganak, may bahid ng kasalanan. Ayun, doon pumasok sa God's plan of redemption, pakisabi po sa katabi mo, incarnation. Ayun, yun ang solusyon ng Diyos. Ang solusyon ng Diyos, ang magkakatawang tao ay ang kanyang anak. Kailangan ipanganak ng birhen upang hindi niya mamana ang kasalanang nasa dugo ng lahi ng tao. Yun ang dahilan kaya kailangan ipanganak siya ng isang birhen at mabuhay ng matuwid at hindi magkasala. Because salvation, ulitin natin, salvation is needed. Kasi Romans 3.23, for all have sinned and come short to the glory of God. Pag pinipresent mo yung salvation, ang tawag nila the Romans Road. Romans 6.23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life to Christ Jesus. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. We need to be saved because we are lost. Pakisabi po, lost. Lahat ng ipanganganak na tao, lost ang tawag. Lahat ng ipanganganak dahil sa kasalanan, humihinga pero patay. Patay, mamamatay, patay na espiritual. Kaya sabi ng Ephesians 2 verse 1, lahat ng tao ay patay sa kasalanan. Nabuhay lang tayo, ayan po, as for you, we're dead in your sins. Saan patay? Spiritual. Pag ang isang taong patay na spiritual ay namatay na physical, paggising niya, 5 seconds, 10 seconds, gigising siya sa impyerno. This is the reason we need a Savior. Because we are in danger of going to hell. Because if we will die with our sin, pag namatay ka, 5 segundo, 10 segundo, pagdilat ng iyong mata, kagaya ka ng mayaman sa Luke 16, nandun ka sa impyerno. At alam ng Diyos yun. Salvation is needed and God provided salvation. Kaya kanina, sa pagmamahal ng Diyos, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, pinubay ng Diyos. And today, ako po'y 42 years ng preacher eh. Lagi ako nagbibigay ng altar call. Ino-offer ko sa tao yung kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus. Minsan nagtatagumpay ako, minsan hindi. Hindi lahat ng tao interesado.
sa regalo ng kaligtasan. May mga taong sasabihin nila, sakana lang. Ang problema sa sakana, walang petsa yung sakana. Nagpatumpik-tumpik, namatay. Hanggang sa namatay, pagising nila, they realize. Kaya ang sabi nung nagpunta sa hell, sabi niya, ang mga Abraham! Ang mga Abraham! Papuntahin niyo si Lazaro sa bahay ng aking ama. May lima pa akong kapatid! May lima pa akong kapatid! Alam niya na ang pupuntahan ng kanyang mga kapatid, kagaya niya rin. Sapagkat ganun din ang kanilang buhay. This is the reason why we're having this service. We would like to share the gospel. We would like the people to hear and know. Hindi kalooban ng Diyos ng sino may mapahamak. Ang kalooban ng Diyos ang tao'y magsisi at kilalanin si Jesus bilang tagapagligtas. Ino-offer eh. John 1:11 and 12. Tingnan niyo po, dalawa po yung binanggit eh. Naparito siya sa kanyang bayan, but he was rejected. Pagkasabi po, rejected. They did not receive him. Pero may kadugtong. Yes, all who did, pakisabi po, receive him. Pero lahat naman ang tatanggap sa kanya ay bibigyan ng Diyos ng karapatang maging anak ng Diyos. Palapakan po natin. Laging may choice. Simulan na po natin ang pag-aaral. Number one, the plan of redemption. Medyo saglit ko pong papaliwanag, bibilisan ko para hindi po ako mabagal. The plan of redemption. Ang tawag po ay God's plan of redemption for humanity. Ang ibig sabihin ng redeem, alam naman natin sa lumang panahon, to liberate through payment or ransom. Sa panahon po na tinuturo po ito sa lumang panahon, ang mga tao po ay alipin ng marami. The only way ang isang alipin ay makalaya, babayaran mo siya. Yun po yung redemption. Kaya ang Panginoong Jesus, sa Mark 10:45, binanggit niya, the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life a ransom. So, pakisabi po, ransom. Kaya binanggit niya na ang kanyang buhay ay magiging pambayad sa kasalanan ng tao. Kaya si Peter, binanggit niya yun. 1 Peter chapter 1:18 and 19. Sabi ni Peter, hindi ka tinubos ng ginto at pilak. Kasi yun po yung traditional na paraan ng pagtubos. Pero sabi ni Peter, ang pinantubos sa atin ng Panginoong Jesus ay ang kanyang pagsabi po sa katabi mo, precious blood. So makikita natin yung pala. Doon po pumasok yung plan of redemption. Kasi pag kinakanta natin yung He Paid the Debt, napakagaling ng sumulat. Sa isang simpleng awit, na ipaloob niya yung napakagandang theology of substitution. Sabi nung awit, pag kinakanta natin, He paid the... Ang galing naman ang sumulat. Sandali, Marlon, sandali po. Pansinin niyo po, dyan sa simpleng lyrics, na ipaliwanag, bakit kailangan ng tagapagligtas? Sapagkat hindi ko kayang bayaran ang aking kasalanan. Until you realize that you are a sinner and you cannot save yourself, you will never be saved. Hanggat hindi mo nare-realize na wala kang kakayanang iligtas ang sarili mo, hindi ka lalapit kay Jesus. Ang galing na sumulat, ano? He paid the debt. He did. I owe death. And then, sasabihin mo, I needed someone to wash my sins away. Di po ba? Simpleng-simple. That is redemption. Ibibigay ng Diyos, may magbabayad. Doon po pumasok yung malaking usapin. Ang tao ay makasalanan. Walang kakayanang iligtas ang sarili, Marlon. Ang Diyos may kakayanang iligtas ang tao. Pero ang offended party, hindi ang tao. The offended party was God.
What is amazing about redemption stories, the fact, alam niyo po, nung magkasala si Adan, hindi niya hinahanap ang Diyos. Basahin niyo po ang Genesis. Ang naghanap sa kanya ay ang Diyos. And that is the story of the Bible. Ang krus ng Kalbaryo ay hindi paraan ng tao. Ito'y paraan ng Diyos. God took the initiative. Tingin po kay Pastor. God is the offended party. Ang tao, Pastor, ano ang tao? A hopeless sinner. A hopeless creature. And this God, the offended God, took the initiative. Na ibigay ang kanyang kaisa-isang anak. Ayaw niya na ang sinful at hopeless na tao na kagaya ko at kagaya mo ay mapunta sa impyerno. Di po ba kamangha-mangha ang Diyos sa ganung kwento? So, doon po pumapasok. Ngayon, doon pumasok yung incarnation. Pakita natin yung 1 Timothy 2 verse 5. Kailangang naritong makasalanan ng tao, nandiyan ang banal na Diyos. Kailangang may mamamagitan sa isang makasalanang tao at sa banal na Diyos. Kaya dumating si Jesucristo, incarnation, nagkatawang tao siya upang tumindig sa pagitan ng makasalanang tao at banal na Diyos. Bakit pwede siyang mediator? Pakisabi po, mediator. Pwede niyang i-represent ang Diyos sapagkat siya'y Diyos. 100%. Pwede niyang i-represent ang tao sapagkat siya'y Diyos na nagkatawang tao. And that is the mystery of redemption. Diyan pumasok si Jesus. At hindi siya naging tagapagligtas dahil nagkatawang tao siya. No! Kailangan ng Jesus na ito na mamatay at bayaran ang kasalanan ng tao upang ang Diyos ay magkaroon ng pagkakataong patawarin at tanggapin ng tao. Ang tanging paraan upang ang banal na Diyos ay makapagpatawad. Tingin po kay Pastor, may magbayad ng ating kasalanan. At ang nagbayad ng kasalanan ng tao ay ang kaisa-isang anak ng Diyos at ang ibinayad niya ay ang kanyang banal na dugo sa krus ng Kalbaryo. Kaya, and now I sing a brand new song, Amazing Grace. Kayo po, malakas! Christ Jesus paid the debt that I could. Yun pong salvation eh. Hanggat di mo nakikita na hindi mo kayang iligtas ang sarili mo, hindi mo makikita na you need a Savior, you will never be saved. Kaya kung nakaupo ka rito ngayon, at sa iyong buhay, na-realize mo you're a sinner and you need a Savior, naku, napakapalad mo. Hindi po lahat ng tao ay nasumpungan nilang they are sinner and they need a Savior. And the only Savior is Jesus Christ. What an amazing grace of God. Sige po, bibilisan ko para hindi mabagal. Tatlong bagay when you talk about God's plan of redemption. Bibilisan ko lang po. Hindi naman tayo nagpapakalalim. Gusto lang natin maintindihan. God's plan of redemption is a, pakisabi po, redemptive plan. Yun nga po. Ang Diyos ay gumawa ng plano, ang act of saving, delivering people from their sin. Diyos lang ang pwedeng magpalaya sa tao. Ang tao, walang kakayanang palayain ang kanyang sarili. So when we talk about redemptive plan of God, it deals with restoration ng tao sa fellowship. Ang unang nawala sa tao ay ang kanyang malapit na relasyon sa Diyos. Nagkasala ang tao, mamamatay sa kasalanan, kailangan bayaran ng kasalanan upang ang tao hindi mapahamak. Kailangan bayaran ng Panginoon the punishment ng ating mga kasalanan. So yun po yung God's plan ng redemption. Mamaya, papaliwanag ko, hindi po ito biglang dumating. Ito pong plano ng Diyos na ito ay hindi basta dumating. God is not caught unaware. Tingin po kay Pastor, para maintindihan lang natin, mabilis. Alam ba ng Diyos na magkakasala ang taong sagot yes? Kaya hindi nagulat ang Diyos.
Because God is eternal, may eternal plan siya. Alam niya ang kanyang gagawin bago pa nagkasala ang tao. Kaya ang pagdating ni Jesucristo, yun po'y plano ng Diyos sa eternity. Kaya pag tinanong ka anong ginagawa ng Diyos sa eternity, nagpaplano na siya para kailigtas. Sapagkat alam ng Diyos na ang tao ay mahihiwalay sa kasalanan. Ganyan po kalawak ang pag-aaral ng soteriology. Kung inyong babaybayin at palalalimin, you'll be surprised. Punta po tayo sa pangalawa. Gising pa ho kayo? God's plan of redemption is Trinitarian plan. Bawat isa sa Trinity may bahagi. Hindi ang God the Father ang namatay. Sino po ang namatay sa krus? Jesus, God the Son. Pero sa plano ng Trinitarian, the Father plan that Jesus will came, ang Holy Spirit naman ang nag-reveal ng kanyang pagdating. Kaya maraming mga prophecy. Para kayo'y masave, hindi ka pwedeng masave na hindi ka ikukonvict ng Holy Spirit. Hindi ka pwedeng masave na hindi mo maiintindihan. Hindi ka pwedeng maborn again nang wala ang Holy Spirit. Kaya po yung God's plan of redemption ay Trinitarian. Kung paanong pag nagpipray ka, you pray to the Father in the name of Jesus by the power of the Holy Spirit, that is Trinitarian. Nung si Jesus ay binaptized, Trinitarian, nagsalita ang Ama, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Ang binabaptize ay si Jesus, ang bumaba ay ang Holy Spirit. It's very Trinitarian. So ang redemption, may bahagi ang Father, si Jesus. Pero kay Jesus talaga iikot kasi siya yung makakatawan tao. May kausap pa po ako. Ngayon, pagdating sa ikatlong bahagi, when you talk about God's plan of redemption, the God's plan of redemption is a definite plan. Pakisabi po sa katabi mo, definite plan. Hindi po aksidente. Kaya kita nyo, papakita ko lang, suportahan ko lang, baka sabihin nyo, eh, iniimbento mo yung teaching eh. Revelation 13 verse 8, saan nagsimula ang cross? Nagsimula ba ang cross nung magkatawang tao sa Jesus? Mali. Ang cross po ay nasa eternity. The Lamb who was slain from the creation of the world. Pakipansin ninyo ha, ang cross nandoon sa eternity. Sa eternity, alam na ni Jesus na siya magkakatawang tao at mamamatay para sa iyo. Kaya kanina, kinakanta ni Joan, pinili niya eh. Pinili niyang mamatay para sa iyo. And that is very true. It was not incidental or contingent. When you talk about redemption, alam na po ng Diyos lahat ang gagawin niya. Kaya may prophecy. Kaya dumating si Jesus in the fullness of time, sa tinakdang panahon, Galatians 4 verse 4, si Jesus ay nagkatawang tao, pinanganak ng isang birhen. Sa takdang panahon na inilagay ng Diyos. So ito po yung mga bagay na maintindihan lang natin yung lawak ng pagliligtas. Kasi madali lang ako magtuturo ng salvation sa inyo. Pero kailangan, minsan, laliman natin yung pagsilip ng, okay, are you telling me, Pastor, ang cross nasa eternity? And my answer is yes. Sapagkat ang Diyos ay eternal, lahat ng plano niya eternal. Are you there? He's from eternity. May tinatawag pa po na past eternity. May tinatawag pa po sa theology, future eternity. Sapagkat ang Diyos po ay from everlasting to, pagkat ang Diyos ay alpha at, so pag-iisipin mo talaga, oh. Pero nakakamangha po doon, yung ganda ng kwento, is the fact na yung plano ng Diyos ay napaka-definite. Tingnan niyo po, pag binasa niyo yung Psalm 22, eksakto, anong kamatayan? Bubutasin niyo mga kamay. Everything about Jesus is so precise. Alam ng Panginoon everything because it was prophesied in the Bible. Yun po, gusto ko lang malagay sa puso natin. Now, let me move on. Ilang bagay po about itong tinatawag na redemption. Next slide. Bilisan natin para hindi mabagal. Limang bagay po. Tandaan niyo po ito. Importante po yung limang bagay na ito pag pinag-usapan ang kaligtasan. Kasi magbubulay po kayo sa susunod na linggo. Maray kayong mapapanood. Sana magabayan kayo ng teaching ng scripture. Number one, when you talk about the scripture, when you talk about redemption, redemption is entirely of God. Pakisabi sa katabi mo, entirely of God. Ang pagliligtas ng Diyos, yung kamatayan ni Jesus, hindi po ideya ng tao yun.
Sa Diyos po nang galing yun. Kaya pag gusto mong maligtas, hindi yung ideya mo ang pagaganahin mo. Kaya saan katutak po ang relihiyon eh? Ang lahat ng relihiyon, ideya ng tao paano re-reconcile ang sarili sa Diyos. Pero iba po sa Kristyanismo. Ang mamatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo at itigis ang dugo para sa iyo, hindi ideya ng tao, hindi ideya ng pastor. Yan ay galing sa Diyos. Are you there? I will explain that maya-maya. Pag sinabi pong purely or entirely of God, tingin po kay Pastor Sandari, kung Pastor, ibig sabihin, kung hindi nag-initiate ang Diyos ng cross, lahat tayo mapapahamak. Kaya pag pinag-usapan ng kaligtasan, it's all about God. It is God who took the initiative. So ang salvation ay galing sa Diyos. Ang Diyos ang nakaisip na kailangan mo niyan. Tingnan niyo po, bigyan ko kayo na example. Sino po ang nakaisip na papatayin yung lamb at ipapahid yung dugo sa hamba? Si Moses o ang Diyos? Diyos! Hindi po galing kay Moses yun. Inireveal ng Diyos sa kanya yun. Yun ang gagawin. Sapagkat dadating ang judgment sa gabing yun, the only way for them to be saved, kukuha ng lamb ang mga tatay, papatayin yung lamb. It takes faith to believe that. Pinatay yung lamb, okay na. Hindi po eh. Kailangan kuhanin mo yung dugo. Kailangan ipahid sa hamba. Ang tanong, sino nakaisip ng parang yun? God. That is the meaning that redemption is entirely of God. Ang kaligtasan ay nanggaling sa Diyos. Hindi inimbento ng tao. Diyos po ang pinanggalingan. The offended party was God, and yet God took the initiative upang reconcile ang taong makasalanan sa Kanya. Ganyan po kayaman ang biyaya ng Diyos. Pakipalapakan po natin sandali ang Lord. Number two, redemption is all of grace. Pakisabi po, grace. Yung God took the initiative, grace po yun. He was the offended party, grace po yun. Yung tingin po kayo, yung mahabagan Diyos sa makasalanan, grace po yun. Undeserved. Grace po yun. Yung pag iniisip mo si Jesus ay mamamatay para sa isang kagaya ko, that is grace. That is purely grace. Magbibesto ang Diyos ng kapatawaran sa isang makasalanan kagaya natin, ang tawag po doon ay, pakisabi po sa katabi mo, grace. Yung hindi mang karapat-dapat, that's grace. Mamamatay si Jesus sa hindi karapat-dapat, that is grace. At yun ang nangyayari sa krus. Number three, naku, bibilisan ko na po para hindi mabagal. Redemption is a definite plan. Sabi po, definite plan. Definite plan, galing sa Diyos. Tingin po, tatlo po yung kailangan nyo magkakawing pag pinag-aralan yung soteriology. At saka, itong Christology, pakisabi po number one, incarnation. Yun yung unang step. Kailangan magkatawan tao ni Jesus. That is part of soteriology. Sapagkat the office of the mediator ay na kay Jesus. Siya pong magiging mediator, kaya kailangan siya ang magkatawan tao. May kausap po ba ako? Hindi ang mediator ay Father, hindi rin ang Holy Spirit. Ang tanging mediator ay si Jesus. Sapagkat siya yung nagkatawan tao. Siya yung namatay. And we need to understand that. Oh, kaya ang unang hakbang ay ang pagpakatawang tao. Ngayon bang nagkatawang tao, Pastor, okay na, hindi pa po. Nagkatawang tao si Jesus, kailangan niyang mag-suffer at mamatay. Kaya kailangan mamatay siya. Pastor Joey, ay mamamatay na, okay na, hindi pa rin. Kailangan niyang mabuhay para patunayang satisfied ang Diyos sa kanyang handog sa krus ng Kalbaryo. And that is the plan of God. Yun po yung plano. There is incarnation, there is the suffering and the death of Christ, and there is this resurrection. And then uupo siya sa kanan ng Ama.
He'll be glorified in one day, babalik siya. Tatayo niyang literal kingdom ng 1,000 years. And then, tsaka papasok yung new heaven and new earth. Yan po yung kwento na sinasabi ng salita ng Diyos. Pero andito muna tayo sa salvation eh. We need to realize na ang lahat ng ito ay plano ng napakadakilang Diyos. Pang-apat at pang-lima, bago tayo pumunta sa pangalawang puntos. Kaya ayoko pong nagtuturo nito eh. Kasi ito po ay hindi kayang ituro ng 30 minutes. Ang soteriology, kailangan mo ng 6 na buwan para aralin. Eh para isimplified mo siya ng 30 minutes, eh talaga pong pahirapan. Kaya pagpapaisa, papaumahinan niyo po ako hanggang 6:00 po tayo ng hapon. Hindi po, alam ko yung iba sa inyo yung magugutumin, kaya yung iba parang inaantok. Nagisingin mo na lang at sabihin mong magtiis ka muna. Redemption always centers in the Lord Jesus Christ. Pagkasabi po, Jesus Christ. Nakasentro po sa Kanya eh. Nakasenter po sa Kanya ang salvation kasi Siya ang mamamatay. Kaya there is only one mediator between God and man. Siya yung mamamatay, Siya yung magsasuffer, Siya yung muling mabubuhay. Kaya walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit kundi ang pangalang Jesus. Sa Kanya nakasentro ang salvation. Salvation and redemption ay nakasentro kay Jesus. Tandaan niyo po yan. Panlima at kahuli-hulihan, redemption involves the three person of the triune God. Binanggit ko na kanina. Ngayon, punta tayo sa bagong tipan. Bilisan na natin para hindi mabagal. The cross, pakisabi po, cross and our redemption. Sa bagong tipan, parang madali lang basahin. Basahin ko po yung mga verses na to. Ting babanggitin yung forgiveness, binabanggit yung redemption. In Him, we have redemption, pakisabi po, through His... Ano po ang pinantubos? Ano po ang pinantubos? Para magkaroon tayo ng... Yun! So yung redemption at forgiveness, magkasama yun. Para matubos tayo, babayaran ng ating kasalanan. Para tayo matubos, kailangan patawarin ang ating kasalanan. Kakansilahin ang ating kasalanan. Para makansila, kailangan ng dugo ni Jesus. In accordance with the riches of His, lahat ng iyon ay, pakisigaw po, grace. Pakisigaw po, 1, 2, 3. Ayun. It's purely grace of God. Pagdating doon sa 1 Peter, binasa na natin, but with the precious blood of Christ. Pastor, ang tanong, basta dumating ang cross? Hindi po. Ulitin ko po, hindi po basta dumating ang cross. Ang cross ay unti-unting in-reveal ng Diyos ang Kanyang plano sa tao. Kaya po, ang kwento ng Bible, saan nagsimula? Nagsimula sa mga Israelita na naging alipin sa... Ay nako, wala po akong kausap. Mukhang kailangan ko na mag-close, Marlon. Yung kaya po yung kwento ng Bible nagsimula sa Genesis na nabasa nyo na nandudoon ang mga Israelita napunta sa Egypt. Sapagkat doon ipakikita ng Panginoon yung picture ng redemption. Redemption story. Alipin ng 400 years ang mga Israelita. Ayun yung unang picture ng Diyos para maintindihan nila. Dumadaing sila, alipin. Tayo'y alipin ng kasalanan. Magpapadala ang Diyos ng isang magliligtas. Nagpadala ang Diyos ang isang Moses. May kausap po ako? And that is the story. Binigyan natin ng picture. May labo lang. Ang huling paraan para makalaya, papatayin yung lamb. Ipapahid yung dugo. That is the picture of the cross dun pa lang sa Genesis. Are you with me? Sa kwento ng mga Israelita, nandun na yung cross. Ngayon, hindi pa natin lubusang maintindihan. Pumasok yung Leviticus. Ipinasok sa kwento ng Leviticus ang cross sa pamagitan ng tinatawag na pakisabi po, sacrifices. Para maintindihan nila. Nagsasacrifice sila eh. May lamb na pinapatay. Lahat ng tao maghahandog, ipapatong yung kamay sa lamb. Babanggitin lahat ng kasalanan. At tuwing ginagawa nila yon, hindi nila lubusang nakikita yung nakita natin ngayon. Yung kasalanan nila nalipat dun sa lamb na kanilang papatayin. Are you with me? Yun po yun. Oh. So, in-reveal ng Diyos sa pamamagitan ng mga sacrifices in the OT. Ito po, sige. Hebrews 10, 1-4.
para lalo nating maintindihan sandali. Kasi yung iba nakikita ko parang manok eh, gumaganyan-ganyan. Hindi ko alam kung inaantok o hindi ako naintindihan. The law is only the shadow of the good things that are coming, not the realities of themselves. This is the reason it can never by the same sacrifice repeated endless year. Ayun, kaya inuulit-ulit taon yung paghahandog eh. Sapagkat yung dugo ng hayop, picture lang nung mangyayari sa krus. Are you with me? Verse 2. Tingnan niyo po yung verse 2. Otherwise, they would not have stopped being offered. Kaya pinalitan eh. Sapagkat yung offering ng kanilang dugo sa lumang tipan, hindi sapat. Verse 3. But those sacrifices are annual reminder of sins. Pakisabi po, it is impossible. So yung dugo ng hayop sa lumang tipan, hindi talaga makakapawi. Kaya pinalitan ngayon, kailangan i-abolish yung handog sa lumang tipan. Paano i-abolish? Verse 5 and verse 6, kaya ang word ay therefore. Verse 5, kaya si Jesus ay nagkatawan tao. Sapagkat yung kanyang sarili lamang at ang dugong ititigis niya ang pwedeng maging perfect sacrifice sa kapatawaran ng kasalanan ng bawat isa sa atin. Yun po yung kwento. Oh! Pero hindi po basta nangyari, ano? Pilit na pinaliliwanag ng Panginoong Diyos sa kanila. Kaya nung dumating na si Jesus ang unang pakilala, di ba? John 1:29, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Hindi na hayop ang mamamatay. Si Jesus. And this is redemption story. Next slide. Naku, ginaganahan ako. Nabibilis po ako eh. Ayan. Kaya po sa Leviticus, pakisabi po sa katabi, no blood, no atonement. Sino nag-imbento? Tao o Diyos? Diyos. Leviticus 16:11, for the life of a creature is in the blood. Diyos po ang pinanggalingan nun eh. Balikan na lang natin yung outline. Nalalakihan ako rito sa mga ito eh. I have given it to you to make atonement for yourselves on the altar. Pansinin niyo po, the person behind the provision. Kanino nang galing yung kaisipan ng atonement? God. Pakisabi po, God. Anong purpose ng dugo? Provision. Purpose of the provision for atonement upang tubusin ang ating kasalanan. Saan itinitigis sa Day of Atonement, patalikod na pumunta yung high priest, winiwisik ng 7 beses. Sa krus ng Kalbaryo, ang nag-provide ng kaligtasan na yung Ama. Namatay si Jesus doon sa altar ng krus upang itigis ang kanyang dugo. That's it. Because Hebrews 9:22, without the shedding of the blood, there is no... Tingin po kay pastor, na-carry over ba? Hindi lang sa lumang tipan, hanggang bagong tipan. Kung hindi ititigis ni Jesus ang kanyang dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Pakipalapakan muna natin ang kapangyarihan ng dugo ng Panginoon. Oh. So yan po yun. Sinisimplified natin. Okay. Kaya po may picture na sa lumang tipan bago pa dumating si Jesus. Next slide, bago tayo magtapos. The cross and our redemption. The coats of skin. Nung magkasala po si Adan at si Eva, alam niyo yung unang ginawa nila? Kasi sa harap ng Diyos, pakita nga natin yun, Genesis 3:21, hubad po sila. Ang unang ginawa nila, kumuha sila ng mga dahon para takpan ang kanilang sarili. Ganun po ang nature ng tao. Gusto ng taong takpan ang sarili at maging katanggap-tanggap sa Diyos, tatakpan ng reliyon, tatakpan ng mabuting gawa. Hindi po pumayag ang Diyos. Ang Diyos ay nagpatay ng hayop at kinuha yung damit, yung balat, upang idamit kay Adan at kay Eva. Pakisabi po, covering. Yun po yung unang picture ng covering. Siyempre, malabo pa eh. Pagdating sa chapter 4, that is Genesis 4 verse 4, hindi 40. Pinakita uli yung picture ng cross. Naghandog si Abel sa kasi Cain. Tinanggap ng Diyos yung handog ni Abel kasi yung pinakamagandang handog niya. And the Lord looked unto Abel with favor in his offering. Yun po yung tawag kinikwento ko lagi. Pakisabi po, lamb for a man. Ito yung unang picture ng lamb. Para sa kanya yun, kay Abel. Balikan natin yung outline.
Pagkatapos nun, nung the other Sunday, tinuro ko yung about Abraham. Nagtanong si Isaac, ano? Genesis 22:7, sabi niya sa tatay niya, "Tatay, nasaan yung, andun yun yung kampit, nandun na lahat ng panghandog, nasaan yung ihandog?" Sumagot si Abraham. Sabi ni Abraham, "The fire, the wood are here. God Himself will provide." Pakisabi po sa katabi mo, "God Himself will provide." Very prophetic. Pagkalipas ng maraming taon, tingin po, bakit prophetic? Yung lugar na pinaghandugan ni Abraham, doon din po namatay si Jesus pagkalipas ng 1,000 taon. Same place. Ayon po sa mga pag-aaral. And that is very prophetic. Ang picture, God the Father, si Abraham offering his son, si Isaac is the Son of God. Picture po yun ng cross. Eh. Kaya po yung pag-i-interpret ng Bible, madalas mapakahirap unawain kasi marami po siyang interpretation. Sa Exodus 12, ito medyo malinaw na. Pakisabi po sa katabi mo, lamb for a family. Ang maliligtas na yung pamilya. Kasi dadating yung mamumuksa, yung binabanggit na Passover eh. Papatayin yung lamb, kukuhanin yung dugo, ipapahid. Ito'y para sa bawat pamilya. So dito medyo malawak na lamb for a family. So ganun po. And then sa Genesis, Numbers 21, natutuka ng Ahas yung mga tao na mamatay, nagpagawa ng gintong tikin, lahat ng titingin doon sa Ahas na ginto, gumagaling. Kaya si Jesus, kailangan itaas din sa krus, lahat ng titingin sa kanya at mananampalataya, makakaroon din ng kagalingan, kapatawaran, at buhay na walang hanggan. Somebody say amen. Nako, pakipalapakan po natin ang Lord doon. Napakagandang picture po ng cross nun eh. Binabanggit ni Jesus na siya'y mamamatay, doon itataas siya eh. Of course, ang pinakapaborito natin yung Isaiah 53:6-5. Pinakapaborito nating picture ng cross yun. 700 years bago mamatay si Jesus, pinropesy na paano siya mamamatay. Sabi po doon, sa verse 5 natin simulan, anak. Ang sabi ng verse 5, 3-5 natin simulan. "But He was pierced for our transgression, He was crushed for our iniquities. Chastisement has brought peace was upon Him, and by His wounds we are healed." Si Jesus Christ po yung binabanggit eh. Paano natin nalaman? Natatandaan nyo sa Acts chapter 8, nagtatanong ni Inuko, sabi niya, sino to? Hindi ma-interpret eh. In-interpret niya that it was Jesus. Importante po yun eh. Kaya kausap ko po yung Hebrew scholar eh. Sabi ko sa kanya, kung si Jesus hindi ang Messiah, how come inaangkin niya na siya yun? Hindi po ako maalis doon. Sabi ko, how come? You're telling me Jesus Christ is not the Messiah. But Jesus is telling us sa Bible na siya yun. Luke 24:44. He said to them, "This is what I told you, I was still with you. Everything must be fulfilled that is written." Pagkasabi po sa katabi mo, about me. Tingin po kay Pastor Joey. Lahat ng inihula sa lumang tipan, prophecy, everything sa Psalms, sinasabi ni Jesus, ako yun eh. Ako yun. So anong ebidensya natin? Si Jesus Christ yun, hindi niya angkinin yun kung hindi siya yun. The greatest evidence that Jesus Christ is the Messiah, all the prophecies was fulfilled in His life. Napulfilled sa kanya eh. Read your Bible. Study your Bible. Don't believe me. Read your Bible. Aralin niyo lahat ng prophecy. At tingnan nyo, Jesus claims, siya yun eh. Ang ginagamit ni Jesus para ipaliwanag sa mga tao, the Old Testament, sabi, ako yan. Why I'm sharing this to all of you? Papasok po tayo ng mahal na araw eh. Bukas eh, Lunes Santo, Kwaresma, no? Gugunitain natin. Kung di po natin naiintindihan ito,
mamimiss natin yung napakagandang kwento ng pagliligtas na nakarating sa iyo. Can you imagine today you're receiving forgiveness and eternal life because of this redemptive story? Yun po yung ganda eh. Kanina, ang ganda ng mga inaawit. Tinuruan tayo ng redemption through the songs. Now, pinag-aaralan natin ng redemption through the Word of God. Ang pinakamatiba, yung pong mga awit, may ister lang nun yung emotion natin. Tumingin kayo. Ang Word of God lang, the first na pwedeng magturo sa inyo kung sino talaga ang tagapagligtas. Nawa, the best I can po, ang prayer ko buong linggo, the best I can, sana maipresent ko talaga, maintindihan ng bawat isa na si Jesus ang tagapagligtas. Ito yung huli, application na po tayo. The extent of redemption. Pastor Joey, nako marami pong tanong. Namatay na si Jesus, Pastor. Yes. Kinigis niya yung kanyang dugo. Yes. Pastor, lahat ba ng tao ligtas? Tanong po yan eh. Kaya po yung iba, may maling mga doctrine eh. May mga nagtuturo, ang tawag nila, universalism. Kung si Jesus ay namatay sa lahat, lahat ay ligtas. Ano pong sagot? Amen o amen? Yung mga nagno-no amen, yung iba, no amen. Hindi ko alam kung alin po talaga ang sagot nyo. Namatay na si Jesus para sa lahat. Lahat ay ligtas o hindi? Amen o amen? Lahat po'y ligtas. Amen o amen? Is that your final answer? Eh kasi po, Pastor, panay tanong nyo eh. Kailangan kasing masagot mo yun eh. Namatay na si Jesus. Tinigis na yung kanyang dugo. Lahat ba ligtas? Tama po si Jesus ay namatay para sa lahat. Sa universalism, kaya sila, ang teaching nila, walang pupunta sa impyerno. Kasi namatay si Jesus sa lahat. Ang problema, hindi yun ang tinuturo ng Bible. Ang bawat tao, binigyan ng Diyos ang tinatawag na free will. Kahit namatay si Jesus para sa iyo, hindi kanya pipiliting manalig sa kanya. Kita niyo yung dalawang magnanako sa krus. Bakit ligtas yung kanan, yung nasa kaliwa, napahamak? Because you have free will. May free will kang maniwala, may free will kang i-reject. Asa'yo yun eh. Nagpipreach po ako dun sa barangay, dun sa kabayanan ng Pombong eh. Marami po nakikinig sa akin eh, may lasing. Naku, sinigawan ako. Sabi niya, Hoy! Alam niyo na, pag sumisigaw po ako, di ba, kumisan. Sabi niya, Hoy! Tumigil ka na! Lasing eh. Alam na namin yan! Ginaganyan po ako eh. Andiyan siya, ang ginawa ko, dito ako humarap. Di, hindi ako apektado, dito ako nag-preach. Lalong sumigaw. Eh, hindi na ako makapagtimpi. So, hinarap ko yung matanda. Sabi ko naman, wag ko kayong magagalit, amang. Ang kaalaman nyo ba sa Diyos, magiligtas sa inyo? Naku, lalong nagalit siya. Natural! Gina G si tatang eh. Eh, ako naman eh, nangangara lang, diya sa inyo. Tinanong ko lang, sabi ko sa Mike, amang, eh kung ngayong gabi, ang inyong paa ay balot ng putik mula tuhod hanggang talampakan. Dalawang paa nyo. At ngayong gabi, may isang drum ng tubig din eh. Puno ng tubig. Alam nyo po na ang tubig ay maghuhugas ng putik sa inyong paa. Alam nyo lang. Alam nyo lang. Hindi kayo lalapit sa drum para kadluin yung tubig at ibuhos. Lilinis ba ang putik sa inyong paa? Hindi po siya kumibo. Paniwala ko, naintindihan niya ako. Ngayon pong gabi, ngayong umaga, nakaupo po kayo rito. Hindi ko po itatanong kung may relihiyong kayo. Hindi ko po itatanong kung ilang beses na kayong dumalo rito. Ang itatanong ko po ngayong umaga ay lumapit ka na ba kay Jesus at nahugasan ka na ba ng kanyang dugo? That's all I ask. Lumapit ka na ba sa Kanya? Sinabi mo na ba, Panginoon, ako'y nagkasala. Kailangan ko na isang tagapagligtas. Panginoon, patawarin mo ako. Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon, tagapagligtas. So, pag tinanong po ako, ang alam ko pong katuruan lagi sa Bible is that we have free will. You have a choice. Kagaya po ng kamay nyo, pakiisara nga po yung inyong mga kamay ngayon. Pwede nyong isara. Pwede nyong isara yung puso nyo. Kahit anong preaching ko rito, kahit anong sigaw ko dito, pawisan ako dito.
Hindi ka, it's okay for you. Sana mo yung puso't isip mo. It's okay. Kalayaan mo yun eh. Pakibukas nga po. Pero may choice ka pa rin. Pwede mong ibukas ang puso mo sa Panginoon. I cannot force you to that. Only the Holy Spirit can touch your heart. Only the Holy Spirit. At nawa, ang banal na Espiritu ay pahintulutan nyo. Sa pagkatapos ko po, next slide and I close. The provision and application. Ang naiintindihan ko po, God provided salvation. Ito ho si Marlon. Sasabihin ko kay Marlon, Marlon, mahal na mahal kita eh. May regalo ko sa'yo. Ito na yung Bible ko. Ha? Ito na, ito sa'yo ha. Regalo ko to ha, Marlon, ha? Hindi mo babayaran. Regalo ko ito kay Marlon, tama? Pero kanya po ba to pag hindi niya tatanggapin? So, yung binigyan ng regalo, ang obligasyon ay? That's it! Doon nakikita. Divine provision, God gave His Son. Human application, you need to receive! Kailangan mo siyang tanggapin. Binigyan ka ng Diyos ng ngipin. Sabi niya, Lord, paki-toothbrush na rin. Sinong mag-iingat ng ngipin mo? Ikaw, ang tawag doon, human responsibility. Pakisabi po, human responsibility. Pinrovide ng Diyos ang kaligtasan. But your responsibility is to accept Him or not. Asa iyo po. Nawa, masumpungan natin yung ating sarili na naintindihan natin. Pwedeng i-preach ang salita ng Diyos eh. Preach lang preach. Pero hindi dumapo ang pagsisisi. Pumunta ka ng church, but never your heart na-touch ng Lord. Para kan si Judas, kasama sa 12. Nakikinig. Disipulo sa pangalan. But never Judas opened his heart to Jesus. Pwede pong, hindi ko po sinasabing, ikaw si Judas. I'm not saying that. But the attitude of Judas, pwede pong attitude natin eh. The best preacher pa naman ang narinig niya si Jesus. Yet napahamak siya. Today, as I close, nananawagan po ang Lord. Ito po, lagi ko sinasabi sa pagtatapos. 42 years na po akong pastor. Sasabihin ko po ito. Marami nang pumunta sa krus. Marami nang pumunta sa altar. Pero laging may isang lugar sa krus sa isang taong gustong magbalik loob at tumingi ng katatawaran. There is a room. There's a room. There's a room. There's a room at the cross for you. Sabi nung awit, there's a room at the cross for you. There's a room at the cross for you. Though millions have come, and yet there's one. There is room at the cross for you. Bow your head. The best I can, Abba Father, the best I knew. Hindi po sapat yung kakayanan ko para mag-preach. How I wish kaya kong i-present ang salvation, the best na pwede kong gawin. But Father, the best I can, nawa sa bawat nakinig ng iyong salita ngayong oras na ito, nawa dumapo sa puso nila ang kaunawaan at pagsisisi na walang ibang tagapagligtas maliban sa anak ng Diyos at ikaw po yun, Panginoong Yesus. Lahat ng gustong magsuko ng buhay at mag-alay, tumayo po tayo sa ating kinaupuan. We sing sa pagmamahal ng Diyos. Marlon, we end with that song. Mahal ng Diyos, sino ang makahigit? Mayroon ka bang nababatid? Buktong na anak, hindi niya ipinagkait. Nanaw sa
umanas lang ni buong sakit. Upang ibalik ang loob inibigis ng iyong anak para sa akin. I want you to look at me and tell you this story. Siguro mga 3 weeks ago, I was preaching in revival in prayer garden. After preaching, medyo pagod na po ako, marahin na ako na ipag-pray. May isang nakaupo doon, sabi niya, Pastor, alam kong pagod na kayo. Pero may ipapipray ako. Sabi ko, sige. Sabi, tatawagin ko to. Tinawag niya. Nung tingnan ko po siya, sabi niya, Pastor, galing siya ng abroad. 2 beses siyang nagtangkang mag-suicide. Nung makita ko po yung kanyang liig, may balat pa po, may marka pa po nung ginamit niya para mag-suicide. Naiyak po ako. Pagdating ko ng bahay, sabi ko, Lord, paano kung hindi ako naghanda sa sermon ko? Yun na lang pala yung huling pagkakataon na may makikinig sa akin. At hindi ako totoong naghanda. Hindi ako totoong nag-pray. Paano yung kaluluwang yun? Again, last Sunday. After I preach, someone approached me. Again! Sabi niya, Pastor, pakipray mo. Sabi ko, Iho, anong problema? Hindi po siya kumikibo. Sabi niya, sabi nung kaibigan, sabihin ko ba? 2 beses na po ako nagtangkang mag-suicide. For the next, sa magkasunod na linggo. And then, I talked to him and hinuwakan ko siya and he started to cry. Sabi ko, any desire na sinasabi sa yung mag-commit ka ng suicide, it's not from God because the thief came to steal, to kill. Any idea of death is not from God. Bakit ko po ito sinasabi? Ganito ko po pinahalagahan ang aking mga sermon. Who knows? This is the person the last time you will go to this service. And then, I do nothing. Hindi ako naganda, hindi ako nanalangin. And you will leave the service. You will leave this service untouched. And I will keep on crying and crying and crying. Because the role of preaching is for you to be saved. It's for you to repent and to come to Jesus. Come to Jesus today. Bow your head. Kahit sa simpleng panalangin, sabihin mo lang, Panginoong Jesus, ako po'y nananampalataya. Ikaw ang tagapagligtas. Ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang bayaran ang aking kaligtasan. Salamat po sa katotohanan ito na aking narinig. Lumalapit po ako sa iyo. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon, tagapagligtas. Patawarin niyo po ako at linisin ng iyong mapulang dugo mula sa araw na ito. Nais kong mabuhay para lang sa iyo. Salamat po sa kapatawaran at sa buhay na walang hanggan. Pakipalapakan po natin ang Panginoon. I-close with a song. Sa simula po, ito yung awit. Pagka may mga crusade, paborito ko po yung awit. Pinapakanta ko muna. Saka po ko kuakyat ng stage. I think yung awit po ay isang simpleng awit that nagre-reveal ng malalim na pagmamahal ng Diyos. Awitin po natin today.
Iyo na lang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Sabay-sabay po. Kung ngayon'y anak ng Diyos, di na maaagawan ang King. Itaas po ang kamay. Lord, I bless all the people who came today. We thank you for allowing us to have this Redemption Sunday to simply remember the passion of the Christ. We thank you for stirring our hearts. We thank you, Lord, for reminding us of your great love. We thank you, Lord, sa kapatawaran at buhay na walang hanggan. Patuloy mong ibukas ang kaligtasan sa bawat pamilya. Pakipray niyo po yung mga mahal niyo sa buhay na alam niyong kailangan pa ng kaligtasan at marinig ang gospel. Diladalangin ko yung asawang yon, yung anak na yon, yung kapatid na yon, ng kanya lang puso at isip ay mapasok ng gospel. Makalaya sa anumang deception o gapos na nilagay ng kaaway. I pray and we pray for their salvation today. Father God, dalangin namin na gagamitin niyo kami upang maghayag ng dakilang pagliligtas. Salamat po. Pinagpapala ko po ang bawat isa. Pagpalain mo kanilang tinapay at tubig. Pagpalain niyo po sila ang inyong pag-iingat, pabor at kalapitan at mayamang habag ay patuloy nilang maranasan. May your favor be upon them. May your goodness and mercy always surround them. I bless them today, all of them, in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. I love you all. God bless. Magandang tanghali po. Hallelujah. It is only by the blood that we are made alive in Christ. Amen. Let's sing the song to the Lord. It's a song of thanksgiving to Him. Come on. We thank you, Lord, for your redeeming power, oh God. Just hear this song from our hearts, Lord. We pray. Giver of every breath I breathe, author of all eternity, giver of every perfect thing, to you be the glory. Just give him the glory right now as we sing. Maker of heaven and of earth, no one can comprehend your word. King over all the universe, to you be the glory. Sing, I am alive. I am alive because I'm alive in you. It's all because of Jesus. It's all because of Jesus I'm alive. Amen. It's all because the blood of Jesus Christ that covers me. That covers me and raises dead man's life. It's all because of Jesus I'm alive. Can I hear the shout of the redeemed? Hallelujah! Hey! Sing the verse once again. Listen to him. Giver of every breath I breathe, author of all eternity, giver of every birth. Only to you, God, to you be the glory. Maker of heaven and of earth, no one can comprehend your word. King over all the universe, to you be the glory. Sing, I am alive.
Because I'm alive. I'm alive. It's all because the blood of Jesus. Thank you, Lord. That covers me and raises that man's life. It's all because. It's all because. One more time, sing it out. It's all because of Jesus. I'm alive. The blood of Jesus Christ. Yes, we thank you for your blood, Lord, that covers me and raises dead man's life. It's all because of you, Lord. Sing the praise. Every sunrise sings your praise. The universe cries out your praise. I'm singing freedom for my days. Now that I'm alive. Soul. Can you make it loud in the church? That covers me. That covers me. That covers me and raises dead man's life. It's all because of you. It's all because. For the last Jesus. Time, hear that alone. It's all because of Jesus. I'm alive. Can I hear more of you, church? Woo! Jesus, it's all because of Jesus. Shout it out! It's all because of Jesus. I am alive. Amen. It's all because of Jesus. Amen. Wala pong ibang dahilan. It's all because of Jesus. Bago po tayo dumako sa atin pong tithes and offering, we'd like to welcome po some of our guests. Medyo marami po tayong guest ngayon. From JIL Singapore. Nandito po ba ang ating mga guest from JIL Singapore? Sige nga po, tayo nga po ang ating mga guest from JIL Singapore. Meron din po tayo from JIL Sydney. Nasaan po? Pwede po bang tumayo? From JIL Sydney. Ayun, ang ating kapatid from JIL Sydney. From JIL Abu Dhabi. Nandiyan pa po ba? From JIL Abu Dhabi. Pwede po bang tumayo? Ayan. At from JIL New Zealand. Palagay ko si ano to? Ang ating kapatid po ni Sel. Baka masabi ko po yung aking nickname sa kanya. So, welcome JIL Singapore, JIL Sydney, Australia, JIL Abu Dhabi, and JIL New Zealand. Palakpakan naman po natin ang Diyos sa buhay po ng ating mga kapatid na bumisita po sa atin ngayong Redemption Sunday natin. And we would like to know, meron po ba tayong bisita na ngayon lamang naka-attend? Yung ngayon lang, first time po naka-attend ang ganito pong klaseng gawain. May we request you to please stand up? We would like to acknowledge your presence. Meron po ba? Mga bagong kaibigan. Meron po ba? Sa taas po, meron po ba tayo? Sige po, alam ko pong merong mga nag-imbita. So, pwede niyo pong dalhin sa likod ang ating pong mga bisita. At naisip po namin kayo na po in-explain ni Pastor Joey yung plan of redemption. We would like to give you something, isang babasahin po,
para patuloy niyo pong maunawaan yung plan of redemption na kanina po ay pinreach din po ni Pastor Joey. Pwede niyo rin pong balikan ang ating pong live, ang ating FB live at ang ating YouTube channel para po mabalikan niyo po yung the plan of redemption na ginawa po ng Panginoon dahil mahal na mahal niya po ang bawat isa. Bago po ako matapos, tayo po ay walang prayer meeting, wala pong worship and intercession on Thursday dahil meron po tayong times of refreshing on Saturday. Times of refreshing on Saturday, so wala po tayong worship and intercession. Pero ang ating pong times of refreshing will be on March 30, Saturday from 8 a.m. to 3 p.m. JIL North EDSA. Meron lamang pong kaunting registration dyan. So, at alam ko po, konti na lang yung slot na po pwede pong i-accommodate because JIL North EDSA can only accommodate po at least 200 people. So if you want to be part of this, you may get in touch with Sister Alma right after the service. Pwede niyo pong tanungin if this is your first time to go to JIL North EDSA. You may also ask her how to go to JIL North EDSA po at magkano po ang atin pong registration. Again, wala po tayong prayer meeting at tayo po ay meron times of refreshing on Saturday. And bago ko po malimutan, ang atin pong workers and leaders, meron po tayong meeting with Pastor Joey right after the service. So please, wag po muna kayong aalis. So tayo po ay dadako sa atin pong tithes and offering na dadalhin po ni Sister Glenda. Praise the Lord. Pwede pong buksan natin sa Proverbs 3, 9 to 10. Pwede po bang paki? Honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing and your vats will brim over with new wine. Sa New King James po, ang sabi po dito, honor the Lord with your possessions and with the first fruits of all your increase. Sa 10 po, so shall thy barns will be filled with plenty and thy presses shall burst out with new wine. Sabi dito, first fruit. Ang Panginoon po, hindi niya ibinigay yung firstborn niya. But his only. Kaisa-isa pong anak ng Panginoon ay ibinigay para sa atin. And he gave us the power to produce wealth. Hindi lang si Jesus yung binigay niya sa atin. At kasama po ng ating Panginoong Jesus ay lahat ng pagpapala, lahat ng biyaya. Sino po ang pinagpala ng Panginoon dito? Sino po? Sino po excited magbigay sa Panginoon? Pwede po bang itaas nyo ang inyong mga blue and white envelopes? Kung meron pa pong wala ditong envelopes, nando po sa lobby, pwede po tayong kumuha. Amen? Yung first fruit na yon na ibibigay natin, hindi po atin, sa Panginoon yon. Amen? Because He first gave sa ating lahat. Ito po ang pagkakataon natin para ibalik yung para sa Kanya. Let us bow down our heads and let us close our eyes. Father, we thank you. Thank you for giving Jesus to us. Your first, not only first, Lord, but your only Son. For us to have salvation, Lord. For you to redeem us from the curse of death and sin. Thank you, Lord, for your love, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, for your agape love, unconditional love. Thank you, Father God. Salamat din po, Panginoon, kasama ng aming Panginoong Jesus, ay pinagpala mo po ang bawat isa sa amin. Hindi mo lamang kami binigyan ng kaligtasan, hindi mo lamang kami binigyan ng kalakasan para mag-produce ng kayamanan, Panginoon, kundi kami po ay biniyayaan mo po ng lahat ng aming mga pangangailangan. At sa pagkakataon pong ito, Panginoon, kami po ay magbibigay ng buong puso, may kagalakan, may excitement, Lord. Hallelujah, dahil ibabalik po namin ang karampatang para sa iyo lamang. Lord, we pray, Father God, continue to bless this money na ibibigay po ng bawat isa sa amin. Pagpalaan niyo po ang mga perang ito, Panginoon, upang magamit pa sa
pagpapalawak ng iyong gawain, Panginoon, at marami pang kaluluwa ang makakilala. At salamat din po, Panginoon, sa mga taong mag-iingat na mga pananalaping ito. Bless them exceedingly, abundantly, beyond what they can think or ask for. Even, Lord, kami pong mga magbibigay, O Diyos, alam po namin, Panginoon, hallelujah, ang pagbibigay po namin ay magkakaroon po ng pagbabalik ng pagpapala sa amin, Lord. Hallelujah, dahil sa sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, give and it shall be given back to you. Pressed down, shaken together, and running over. And we thank you, Lord. We claim, Lord, hallelujah, na ipatuloy mo po kaming pagpapalain upang patuloy mapagpala ang marami pa pong mga taong nasa paligid namin. We bless you, we thank you, and we honor you. We love you, Lord, as we give in Jesus' name. Amen and amen. Let us have that excitement in our hearts as we give. Amen. Maraming salamat, Teacher Glenda. At ilang announcement pa po bago tayo dumako sa ating closing prayer. Again, meron po tayong meeting after the service. Ang ating pong workers and leaders, please stay for a meeting with Pastor Joey. No prayer meeting or no worship and intercession this Thursday. Tayo po ay meron pong times of refreshing this Saturday sa JIL North EDSA. Ang Women's Net ay meron din pong panawagan. Ito po yung How Are You, Anna? Ito po ay para sa mga widows. Ayan, sa mga widows po. So if you want to be part of it, meron po silang fellowship on March 31. That is next Sunday. Alas 12 ng at tanghali hanggang alauna, imedya po ng hapon. At ito po ay dito lamang sa loob ng JIL Green Hills. Ito po sa loob ng Music Museum. So if you want to be part of that, yung naulila po ng kanilang mga asawa, please get in touch with yung ating pong core ng ating pong Women's Net. Nakita ko po Sister Yoli kanina. So, nasaan Sister Yoli? Nandiyan pa ba? Ayun. Sige nga, tayo ka nga, Sister Yoli. So that they can, ayan. So, siya po ang lapitan nyo mamaya right after the service if you want to be part of it. Ang atin pong LGN ay may mga Bible studies po sila this week. Ang atin pong mga Life Group Network starting off with young adults every Tuesday. Ang Women's Net at ang Men's Net ay every Tuesday din po sila. At ang atin pong KKB ay every Friday. At ang atin pong Children's Net, nako, turn over niya po yung mga anak niya po sa ating pong Children's Net. That is every Sunday. Sila po ay nag-uumpisa right after ng worship, praise and worship po natin. They start their Bible seminar sa ating pong mga bata. At ang ating pong may mga ibang gawain din po tayo like Dawn Watch, Saturday 4:30 a.m. The Gift of 15 Minutes. Ito po ay sa pangunguna din ng ating Women's Net. Ito po, they pray for our country. It's from Monday to Friday, 15 minutes only from 6 a.m. to 6:15 a.m. At ang ating pong prayer walk every Saturday, 7:30 a.m. So, yun po ang ating mga kaganapan from Monday until Saturday. Tayo po ito mayong lahat para po sa ating closing prayer na dadalhin po ni Teacher Gigi. Hallelujah. Let's just give glory to the Lord as we sing this song. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone, for you alone.
Langit. Marami pong salamat, Panginoon, sa napakagandang mensahe na pinaalala mo sa amin, Panginoon. Salamat na kilang Diyos sa pagpapababa mo, Panginoon, sa aming Panginoong Jesus, sa kaisa-isang mong anak, upang mapako sa krus ng Kalbaryo, upang ang lahat ng tatanggap sa Kanya ay mga ligtas. Salamat, Lord, for the redemption, O God, na naranasan ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat sa walang hanggan mong pag-ibig. Salamat, Panginoon, sa pagtitiyaga mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagkamatay mo, Panginoong Hesus, sa krus ng Kalbaryo at sa mga dugong umaloy sa iyo, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay nalinis sa lahat ng kasalanan. Kaya nga, Ama, walang hanggang papuri sa iyo. Walang hanggang papuri sa iyo, Panginoong Hesus. Walang hanggang papuri sa iyo, Santong Espiritu. Father God, in the name of Jesus, kami patuloy na naninigluhod sa iyo, Panginoon, sa bawat prayer request, Panginoon, ng iyong mga anak na narito sa lugar na ito, maging ang mga viewers namin. Panginoon, sa mga latay ni Jesus, ang lahat ay gumaling na. Lord, dahil sa mga latay na tinanggap ng Panginoong Jesus, nananampalataya kami na ang lahat ay pinagaling mo na. We declare, we decree by faith na pinagaling mo na ang may prostate enlargement, acid reflux, lumbar spondylosis, breast cancer and rectal cancer, PCOS, chronic obstructive pulmonary disease, Lord Cup, uric acid, heart problems, gallbladder problem, at magkaroon, Panginoon, ng excellent result ng anumang uri ng x-ray na pinagagawa niya. At Lord, may mag-undergo ng operation sa ovary. We declare, Panginoon, by faith in Jesus' name, na matagumpay ang operasyon na yon sa pangalan ni Jesus. Lord, salamat sa pabor mo, sa pagkakaroon ng visa, Panginoon, sa Ireland, job opportunity sa Canada, makapasa sa PTC exam on April 26, prosperity on business venture. Salamat po sa deliverance from all kinds of vices, homosexuality, bondage to death, anxiety and depression, all kinds of curses. And salamat, Panginoon, Lord, sapagkat ang bawat isa ay pinagkakalooban mo ng financial breakthrough, O God. Salamat sa iyong kabutihan, salamat na kilang Diyos, at ang puso namin nagagalak, Panginoon, sapagkat minsan pa'y pinalala mo kung gaan mo kami kamahal, kung kaya't kami ay diridim mo, Panginoon, doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga, Panginoon, ingatan mong bawat isa habang kami lalabas sa lugar na ito. Redeem us, Lord, kaming mga redeemed, O God, ay patuloy na bigyan mo ng kapayapaan. Iingatan mo, balutin mo ng banal na dugo ni Jesus, at ang aming mga sasakyan, Panginoon, ay pinananampalatayanan namin na umaandar sa mapagpala mong mga kamay. Ama, patuloy na inaangkin namin na ang nawalang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang masaganang biyaya ng Diyos Anak, at ang matamis na pakiipisan ng Santong Espiritu ay mapasa amin ngayon, bukas at magpakailanman. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen.